Nakalagay na yung mga baterya. Sure ako na may power siya. Power. Ayan. May coil din siya. Oh, single coil na malaki. Okay yan. Pero pag dalawang coil na ganito kalaki, medyo tagilid yan. So, eh, try natin i-on siya. Karaniwan, bago ko mag-proceed, tinetesting ko muna yung eto. Sinasaksa ko muna yan. Dapat may response siya sa charger. Pero katulad nito, wala siyang response sa charger. Pero pwede rin sira yung charging port. Pero sabi niya, black screens. Dapat buhay na yan. 5 clicks. Wala pa rin. Pero tingnan natin kung magpapire kasi sabi niya, black screen. Oops. Wala. Oops. Wala na. Check natin yung battery. Buhay na din natin. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat buhay na yan. So, pindutin muna natin itong wattage button. Baka nagre-request siya kung bago o hindi yung coil. Ayun. Makita nyo. Nag-fire siya. Nag-fire siya pero wala siyang display. Kita nyo yan. Nagpa-fire pero walang display. Kaya tirahin na natin to si Baby. Baby Nova. Tirahin na natin to. Tanggalin natin yung baterya. Mabilis lang baklasin to. Meron lang isang problema dito. Basta may problema dito sa part na to na kakaharapin nyo. Mamaya makikita. Watch, mainit pa yung coil. Nausok. So ngayon naman na tayo sa mga paso. Marami na rin akong paso dahil dyan sa mga mainit. So initan muna natin siya. Itong part na to, bakal to. Pwede mong initan, mild heat lang kahit yung mga blow dryer. Hair dryer pala, hindi blow dryer. So, minsan, no, may pagkaudol ako sa mga terms. Ayan. Pag nainit mo na siya, simulan mo dito. Tapos, slide mo siya. Slide. Ayan. Tapos, kuha ka ng torque screw. Ayan. Mga T6 yata ito. T6 karaniwan pwede na. Tanggalin mo itong apat na tornilyo sa mga sides. Tapos, dalawa dito. Tanggalin nyo rin yun. Dali lang bulutin yun. Gamitin nyo yung atomizer. Mas madali. Oh, sumama na siya. Sumama na siya. Taksin na. Ito yung medyo mahirap na part. Kung makikita nyo, may isa pa siyang cover dito sa back. So, iaangat nyo siya. Hindi itong plastic ang ano. Meron pang bakal yan. Nasa ilalim, kukunin niyo yung pinakailalim. Tapos isusuksok niyo siya doon.
sa ilalim ng bakal, hindi dun sa plastic. Masisira yan, promise. Promise, masisira yan, mga paps. Oops. Nag-cutrop. Isaksak mo lang siya dun. Natapos. Tatanggalin mo dapat yung glue. May glue yan eh. Pag na-i-full mo na siya, ano, mahaba yan. Kita nyo, mahaba yan. Dapat matanggal nyo yung mga glue. Okay. Pag tanggal na yung glue, alam mo na kasi magpapap-up na yung wala. Ayan, o, kita nyo, bahagya na siya yung mga. Tapos, ito, iaangat mo na itong partito. Bahagya ito. Come on! Yan, umangat na siya. Ito yung mga glue. Tapos na naglag yung mga bubbles. The buttons. May disassembly video na rin naman ako, pero ito. Ito talaga yung mas malino kasi may ano, may words. Ayan, kita niyo yung mag ito, dito siya nakadikit. Proceeding na tayo, kailangan nyo ng panghina. Wala na natin ito. Make sure na okay yung panghinang nyo. At least kailangan nyo ng soldering leg. Tapos itry mo ito. Tatanggalin natin ito dahan-dahan. Bali, unclip lang. I-unclip natin ito. Actually, hindi clip yan. Parang nakapasok lang siya dito sa butas. Dahan-dahan lang kasi ribbon yan. Nilagyan nila ng shock absorber. Shock absorber. Yan. Ibabalik natin yan mamaya. Hindi nila idinikit eh. Basta inilagay lang nila. Ididikit natin mas maganda. May cover siya na heat absorbent tape. So itong tape na to hindi na apektuhan ng init. Mataas yung heat. Basta yung heat dissipation niya. Heat ability, heating. Tatanggalin na natin. Ayan. So black screen siya. Hindi muna tayo dito. Saan? Ito kasi may backlight to, maliit. Hindi lang natin nakikita. Pag pumunta ka dito, hindi mo makikita. Kung mapapansin nyo, mayroon ito, parang may maliit na linya dito. Dalawa yung ano. Bali, dalawa yung connections niya. Nakalagay dyan K and A. Hindi ko alam ibig sabihin ng kid. Basta. So, lagi ko nakikita yan sa mga ano. X yata, hindi K. Lagi ko nakikita yan kahit sa mga LCD ng cellphone. May tape ito. May thermal. May tape din na mataas yung heating absorption. Hindi basta nasusunog yung mga tape na yan. Tatanggalin mo lang siya dahan-dahan. Ito yung linya ng backlight. Siya yan. Siya yan. Gagawin natin. Sa tingin ko, ito yung tape niya. Pero madali na ikabit ulit siya. Tingin ko hindi na natin kailangan ito. Ang gagawin natin, may hinang pa naman yan. May mainit na to ha, promise. Ito. Bagya mong papasadahan niya simula doon sa una.
ihinaw mo siya ganyan. Yan. Make sure nadidikit siya. Tsaka itong kabila. Okay. Ngayon na, parang okay na siya. So, ang theory dyan, bakit inuna natin to? Kasi backlight. So, ibig sabihin, pag walang backlight, wala display. Kahit may kahit may nakasulat dyan, di mo makikita kasi wala ilaw. Parang black. Parang brown out. Parang brown out. So, hindi muna tayo pupunta dito. Tinanggal ko lang for demonstration. So, ngayon, ang theory dyan kung bakit may time na nagbablock out siya, natanggal to. Kasi ipinatong lang nila ito tapos may absorber, shock absorber dito. So pag ginagamit niya yan, may time na nababagsak siya, nagagalaw-galaw, pwedeng mag-disconnect itong mga linya na to. May time na nakuputol yan dun sa dugtungan dito sa kabila, sa ilalim. So yun yung mga posibleng maging dahilan kung bakit black screen siya. Tapos tingnan natin, dami po pang sat-sat. Sat-sat, parang sat-sat eh. Tapos tingin mo na kasi. Kunin natin yung charger. Ito yung mabilis na pag-testing. Hindi mo na kailangan isaksak itong mga batteries na to. So isaksak mo na kaagad natin siya. Make sure lang na nakatama siya. Be careful guys sa ano, pag-aayos ng ganito. Medyo sensitive yung mga ano yan, mga flex na yan. So saksak na natin. May display na siya kagad. So tama yung inala ko. Doon talaga siya na nadali sa may part ng backlog. Doon naman sa ano, sa may mga guhit-guhit na screens. May guhit screen yun, halimbawa na eto. Pag minsan pag may guhit it, ay pag may guhit yung screen niya, ito ang tinatamaan, itong mga linya na to. Pag minsan may mga nadi-disconnect yan dahil na rin sa shock. May isang ma-disconnect dyan, isang gumuguhit talaga siya. May vertical at saka horizontal na connection siya. Hindi ko sure ha, pero yun ang karaniyong nangyayari. Or basag LCD mo, yun ang pinaka-worst. Papalit ka na pa ganun. Kung ginawa mo na ito at ayaw pa rin mag-display, makikita mo may ilaw siya. Iilaw yan. Pero wala kang makikita ang display. So ang titirahin mo na dito. So isosolder. Hindi ko isosolder yan ngayon kasi wala naman siyang problema din. Baka magka-leche-leche pa siyempre. Ayaw ko na ganun. Excuse. Yun, pag halimbawa hindi pa rin siya gumana sa mga procedure, may ilaw siya pero wala pa rin display, posibleng dito na ang problema or sa mga connections papunta dito or sa mismo LCD. Palit na muna kayo LCD kung may available kayo na parts. Yun, so ilalak na natin to. Siguro ibalik ko muna yung mga thermal tape. Ibalik muna natin yung mga thermal tape. Pwede natin ibalik to. Didikit pa naman yan. Hindi naman natin ginalaw. Ibalik din dito kung saan siya dati nakalagay. Yan. Tapos itong ano, heat absorber, ay itong shock absorber, didikit natin para hindi siya matanggal sa location. Balik yata. Hindi matanggal yan. Tingin na natin siya pag magpa-power on siya. Kung magpa-power on, tapos magagamit.
lalagay ko itong, teka, hindi pala natin siya basta matetesting, kailangan buuhin talaga. So ito yung pagbabalik, eto, ilagay mo lang yung mga buttons, i-position mo siya, madali lang yan. Mahalaga kumain ka na almusan, pag di ka kumain almusan, hindi mo may babalik basta basta yan. Okay, joke lang yun. Eto, pagbabalik niya, eto, ididiin mo, kung kailangan idiin mo yan, kasi pag minsan sumasabit yan, so bantayan mo yan. So yun, check mo to. Pasok mo lang siya dyan. Pasok mo. Ayan. Oops, dahan-dahan. Tapos itulak mo siya pababa. Yon, yon, yon. Pumasok din. Tapos ibalik natin yung motor rin. Ilock na natin yan. Tapos ito, naiwan. Tumawag si mami sa gitna. Testingin na muna natin. Hey, umangat yung rubber. Ibabalik ko itong rubber. Naiwan siya. Pero madali lang tayo balik. Tapos, sapak mo ito. Alam nyo ba na may time na dahil sa tornilyo na to, pag nalagyan siya ng juice, naglo-low point detected. Kasi connected siya sa negative. Yay! Ingay nyo. Ano kaya yun? Nahintay na yata yung driver eh. Balik na lang natin itong itong seal ng cover ng screws. Yan. I-balik natin yan sakit. Para yung sticker niya iinit ulit, didikit ulit sila. Kaya yung magalang talaga ka mo, yung edit. Pagkainit mo, okay. Balik mo na yung cover. Yan. Pwede mo na ipakit. Kahit walang cover. Okay. Eto. Okay na siya. Basta mahalaga, sundan nyo mabuti yung mga nakita nyo sa ginawa ko. Instructions. Okay? And huwag kayo mawawala ng tiwala sa sarili.